humingi, maghanap, kumatok, hanggang matanggap ang hinihingi. Luke 11:1-13, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin." So as we can see, Jesus obviously prays alone and silently. That's why he had to be asked how to pray. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa ang inyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." Nang kahulugan lang, the letters, the words of prayer, and this is also the spirit of prayer. Yung itinuro ni Jesus sa panalangin, kung uungkatin mo, bibigkasin, as is, yun yung words. Pero mahalaga rin yung maintindihan natin yung spirit ng prayer as revealed by those words. So pag dinasal mo yon, pwedeng dasal na yon. Pero ang tunay na dasal, kahit hindi yun ang exact words, kung nakasang-ayon sa ideya, sa tema, sa espirito nung words na yon na sinabi ni Jesus. So, the prayer was the letter, the words, and the spirit of prayer. Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin isang hating gabi." So, magbibigay ang Panginoon ng explanation ng pagpapaliwanag pa ng sinabi niyang paraan ng pananalangin. At ngayon, meron siyang ibibigay na kwento as illustration. So, ipalagay natin isang hating gabi. So, hating gabi agad, may problem, may challenge, may obstacle. Lalo nung araw na paghating gabi na, sarado na lahat ng bahay, wala ng tao sa kalsada, nakasara na ang city gates, wala ka nang mabibilhan ng anumang bagay. Sabi niya, ipalagay natin isang hating gabi. Isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. So, merong request. At dahil yun ay request lang, ikaw ay weak because power is in another person's hand. Isa sa inyo ay nagpunta sa isa sa inyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng tatlong tinapay. So hating gabi, pupunta ka sa bahay ng iyong kaibigan, sarado ng bahay niya, nakahiga na sila, tulog na sila, mambubulahaw ka para humingi, manghiram ng tatlong pirasong tinapay. So this is to borrow. At tatlo ito, marami-rami rin ito. Consider na nung araw, wala naman silang surplus pagkain masyado. Yung eksakto lang nakakain nila. So tatlo pang kailangan niya. At ito ay tinapay. Always needed. Perishable. So hindi pwedeng masyadong iniimbak. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. So meron ditong taong hungry, tapos wala siyang maihain, and this is so much against hospitality. Kasi talaga ang tradisyon noon ay talagang magpapakain ka, magpoproduce ka pag may bisita kang dumating, lalo't siya'y gutom. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay, "Huwag mo akong gambalain." So, yung kaibigan ayaw pa istorbo. Problema yan. Meron kang bisitang dumating, kaibigan mo, wala kang maipakain, pumunta ka sa isang kaibigan, nanghihirap ka ng tatlong tinapay, ayaw naman niya pa istorbo sa'yo. "Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano." So the house was closed, the door was locked, and they were all lying down in bed. And he can't, in fact he won't, get up. Now ipinaliwanag ng kwento, ipinaliwanag sa kwento ang dynamics ng prayer, ang sikreto ng prayer that works. At ipinapaliwanag dito, why pray? Kasi may matinding pangangailangan. Wala sa sariling kamay ang solusyon at ang kapangyarihan. Nasa kamay ng iba. So may mga hadlang para yung kanyang suliranin ay malutas. May obstacles para ang problems niya masolve. At nakita rin natin dito yung issue ng how to pray. Na later naman natin masyado i-elaborate yan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan." Well, hindi siya babangon. Not because of friendship, ha? Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Because
of the insistence. So sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa pang-araw-araw na prayer, at sa prayer, dapat know the need, know the problem, know what to ask for. Specific dito sa kwento, 3 loaves of bread, malinaw, quantified. So isang sikreto na yan, ha, ng answered prayer, ng prayer that works. You should know what you need, you should know what to ask for, you should know the details, and know the solution. Alam mo ang iyong need, pero alam mo rin ang solution, bagamat wala sa kamay mo, pero alam mo. And in this case, my neighbor friend. Meron akong dumating na kaibigan, wala akong maipakain, pero ang kaibigan ko sa kabilang bahay, sa kapitbahay ay may pagkain, siya ang solusyon, siya ang tutugon sa pangangailangan ko ngayon. Kaya meron agad tip dito, how to pray and get answers. Dapat hinihahanda mo ang sarili mo para tumanggap ng hinihiling mo, para magkaroon ng solusyon ng iyong problema, handa ka. And in this case, be neighborly. Be friendly. Have goodwill. Kasi paano kung wala kang goodwill, wala kang pakikisama, wala kang pakikipagmabutihan? Kilala mo nga siya, meron nga siyang pagkain, pero wala kang lakas ng loob na lumapit dahil hindi nga kayo magkaibigan. So ang tunay na prayer, hindi lang salita, hindi lang humihiling. Bago pa dumating yung need mo, hinahanda mo ang sarili mo para ma-empower ka, magkaroon ka ng mga tools na ma-solve ang mga problem na pwedeng dumating pa lang. At pag may problem na, define the problem, know how to solve it, at know where to go, who to go to, para matugunan ang iyong pananalangin at ang iyong kailangan. At dapat may itinanim ka para sa oras ng pangangailangan, meron kang anihin. Sabi ng matatanda, pag may isinuksok, may mahuhugot. Pagka meron kang tanim, may maaani ka. So purpose to get what is needed, purpose to solve the problem actively. Hindi lang siya nag-pray sa isang sulok, Lord, bigyan niyo po ako ng tinapay, meron akong kailangan pakainin bisita. Hindi ah. Ang panalangin niya in this case was not words. Ang panalangin niya, action. Pumunta siya sa bahay na alam niyang mayroong doong tinapay. Kaya dapat din, bilang paghahanda sa pag-solve ng iyong mga problem para masagot ang iyong panalangin, huwag kang kimi, huwag kang mahiyain, huwag kang may inferiority feeling, huwag kang na-intimidate sa status ng mga tao sa paligid. Pag nasa kanila yung katugunan sa iyong problema, nasa kanila yung solution, sila ang daan, dapat malakas ang iyong loob na humarap sa kanila at magsalita. Kahit pa nga sila natutulog. Pero siguro naman, kaya naman may lakas siya ng loob na abalain itong kanyang kaibigan, siguro siya naman ay marami na rin panagkakataon na nagpaabala doon sa kaibigan na yun. May tanim na rin siya, kaya ngayon, aani lang siya. Marami na rin siyang naibigay na tulong, marami na rin siyang pagod na naibigay sa taong ito, kaya meron siyang kapital. Kumbaga, meron siyang huhugutin kasi meron siyang tanim. And be persistent. Ito ang itinutukoy ni Jesus eh, sa kanyang ibinigay na illustration. Magpumilit, huwag susuko agad. Sabi na nga nung kaibigan niya, ay natutulog na kami, huwag mo na kaming abalahin. Nag-uusap sila, siguro sa pamamagitan ng dingding, there's a wall between them, at nag-uusap lang sila pero hindi sila nakikita. Sabi niya, tulog na kami, huwag niyo na kami abalahin. Pero ayaw niyang tumigil. Katok-katok pa rin siya, hingi-hingi pa rin siya, natanggal na yung antok ng kanyang kaibigan. At sabi ng kaibigan, nako, bibigyan ko na nga ito ng kailangan niya, hindi lang dahil kaibigan ko siya, kundi dahil hindi niya ako titigilan. Hindi rin ako makakatulog, mabuti pa, taposin ko ng problemang ito. Ibigay ko na yung 3 tinapay na yon, inihiram naman niya, babayaran naman niya. And again, isang preparation para pag ang prayer mo masagot. Ang pangangailangan mo matugunan, dapat may good track record ka ng pagbabayad. So katulad nito, nangihiram siya ng 3 pirasong tinapay. Paano ko ang track record niya? Wala siyang binayaran ni anuman sa mga hiniram niya ng mga nakarang araw. Na siya ay nanunuba, hindi siya marunong magsole pag may hinihiram siya, hindi siya marunong mag-gumante, edi hindi siya papahiramin. Kaya ang tunay na prayer, ang tunay na answered prayer, meron niya na practical preparations yung taong magpe-pray.
hindi ka pa nagpe-pray sa salita, yung action mo naghanda na para nakalagay ang lahat ng instruments, nakalatag, nandyan lahat ng tools, lahat ng helpers are ready, the situation is nice and good and conducive, masasagot ang prayer mo. Nagtataka yung iba, bakit pangako ng Diyos pagka nanalangin sasagutin? Pero marami pa rin katuruan ng Diyos na dapat ay i-consider at gawin para yung pangako na yun ay matupad. Dapat yun may tungtungan, may tayuan, may sandalan yung pangako na yun at yun ang iyong paghahanda. Pag sinabi ng prayer na, sinabi halimbawa ng Panginoon na ang lahat ng needs mo ibibigay ng Diyos, aba, may action ka doon. Nagtatanim ka. Ikaw ang gagawa ng pagtatanim. Ang Panginoon na nagpapatubo kasi hindi mo kayang gawin yun. Pero yung kaya mong gawin na pagtatanim, ikaw ang gagawa nun. Pag sinabi ng Panginoon na lahat ng needs mo, ibibigay ko, huwag ka mag-alala. Pero ang ibig sabihin din nun, makisama ka sa mga kapitbahay mo, tumulong ka sa mga nangangailangan. Para pag ikaw nangailangan ng tulong at humiling ka sa akin, bukas ang pinto, may mga taong tutulong sa'yo, malalapitan mo. Pagka nangangailangan ka, pwede ka manghiram. Dapat sa mga panahon na ikaw ay meron, nagpapahiram ka. At sa mga panahon na nanghiram ka, ay nagbabayad ka para kung dumating yung need mo para ikaw ang mangutang uli, magpapautang sa'yo. Merong magbibigay sa'yo kasi palabigay ka. Yun ang mga elemento ng prayer. Hindi lang luluhod ka, pipikit ka, magsasalita ka, bigyan mo po ako nito, bigyan ako nito, bigyan ako nun. Sasabihin sa'yo ng Diyos, teka, humihingi ka sa'kin ng bunga, nagtanim ka ba? Hindi po. Anong bunga, ano ko, magician? Wala kang tanim, bibigyan kita ng bunga dyan. Diyos ko, magpadala ko po ng mga tutulong sa akin, mga tao. Teka, ikaw ba may natulungan na? Wala po. Sinong tutulong sa'yo? Bago ka palang mag-pray, yung buong buhay mo, may ginagawa ka na na paghahanda para pag nag-pray ka, nandun na lahat ng kailangan at mangyari ang ipinagpe-pray mo. Dapat active ang pananalangin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus sa pagpapatuloy, humingi kayo at kayo'y bibigyan ng kapitbahay, ng kapwa-tao, ng universe, ng Diyos. Pero dapat nauna na na nagbibigay ka sa kapitbahay, sa kapwa-tao, sa universe at sa Diyos. Nagtanim ka na, aani ka. Humanap kayo, sabi ni Jesus, at kayo makakatagpo. So active ang paghahanap. Hindi yung tatamad-tamad, hindi salita lang ang prayer, kumikilos. Tulad ng lalaking yan sa kwento, hating gabi lumabas siya ng bahay niya, kumakatok siya sa bahay ng may bahay. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sabi ni Jesus, ng kapitbahay, ng kapwa-tao, ng universe, ng Diyos. Pero dapat, bago mangyari ito na kayo ang kakatok, maraming beses na kayong nagbukas sa kumakatok naman sa inyo, na kapitbahay, na kapwa-tao, na universe, na Diyos. Then meron tayong tanim, aani tayo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Totoo ba yun? Yes! Pero sabi nga natin at nilinaw natin, may preconditions yan na ikaw ay nagbigay na at may nakatanggap na sa'yo. Na ikaw ay tumulong na sa naghahanap na matagpuan nila ang kanilang kailangan at ikaw ay nagbukas na sa mga nangangailangan din. Internalize this. Dibdibin. Suriin. Pag-aralan. Kasi maraming mga tao nagtataka, hindi naman totoo yung prayer na yan. Bibigay daw, ba't hindi naman ako binibigyan? Hindi lang yung salitang bigyan niyo po kami ang prayer. At hindi lang yung sinabing, pag may kailangan ka, ibibigay ko sa'yo. Marami pang karugtong, kamag-anak, kakawing, kakambal ng mga katuroan yan. Pakyaw sila, magkakasama. At kasama doon yung magbigay ka, tumulong ka, magmahal ka, magtanim ka. Sapagkat ang hindi tatanggap, ay hindi kasi humingi persistently. Yun ang maaari nating conclusion, yung mga hindi tumatanggap. Ang bawat hindi makakatagpo, ay hindi kasi humahanap persistently. At ang hindi pagbubuksan ay hindi kasi kumakatok. O kaya, ang hindi tatanggap ay hindi kasi kahit kailan nagbigay, kahit kanino. Ang hindi makakatagpo ay hindi tumutulog sa iba na makatagpo sa mga pangangailangan nila. At ang hindi pagbubuksan ay yung hindi rin nagbukas sa iba na kumakatok. So gusto nating idiin, mga kapatid, ang paghingi ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa positioning, sa preparation.
Handa mo, ihanda ang sarili na tumanggap. Ibig sabihin, pagtatanim, paghahanda, paglikha ng conducive atmosphere, etc., etc., etc. Kung gusto mo at alam mo na darating ang panahon na ikaw ay hihiling, hihingi, dapat hanggang hindi ikaw yung nangangailangan at hindi ikaw yung hihingi, ikaw ang tumutulong, ikaw ang nagbibigay, ang dami mong deposit. So pag mag-withdraw ka, merong funds available. Alangan mo, basta ka nalang mag-withdraw, wala ka namang deposits. So yun ang nawawalang understanding ng marami about prayer. Akala nila basta hihingi. Ang buong lifetime at buong lifestyle ay nagtatanim, tumutulong, nagmamahal, umiibig, at pag ikaw na kailangan, lahat yon magiging available to you kasi na-deposit mo na. Although, of course, hindi naman natin pwedeng limitahan ng Diyos, na baka kahit talagang wala kang ginawang mabuti, wala kang naitanim, wala kang deposit, eh, sa habag ng Diyos, eh, mabigyan ka pa rin. Pero, bakit mo naman iaasa ang buhay mo doon sa extreme possibility na yon? Dapat magtanim ka na lang talaga ng magtanim para maging automatic na pag-anihan, aani ka. Luke 11:1-13 sa pagpapatuloy, kayong mga ama, sabi ni Jesus, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? The obvious answer, hindi. Eh, Diyos pa kaya ang magbigay ng ahas kung humihingi ka ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Meron ba naman daw magulang na humihingi ng egg, fried egg, siguro kung ano-ano pang luto ng egg yung kailangan ng anak, eh bibigyan niya ng scorpion? The obvious answer is, hindi. Eh, Diyos pa kaya? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, merong katiyakan at merong logic. Ang logic lang dito, simple, sabi ni Jesus. Kung kayong mga tao, makasalanan kayo, masasama kayo, pero ang bait-bait nyo rin sa inyong anak. Kahit nga mga mamamatay tao, kahit mga kriminal, mabait sa anak. Marunong kayo magbigay sa anak. Eh di lalo naman ang Ama sa langit. Higit lalong mabait kahit kanino man, hindi makasalanan, walang kasalanan, makapangyarihan, not only willing, but also able to give. Eh di lalo nang siya magbibigay. So ba't hindi kayo bibigyan? Lumagay lang kayo sa path of blessings. Para bang yung sinasabi sa Psalm, yung tree planted by streams of water. Kung puno ka, ilagay mo yung sarili mo doon sa dadaanan ka ng ilog para lagi kang may naiinom. Huwag kang pumunta doon sa walang dumadaang tubig. Paano ka mabibless doon? So ang lifestyle mo dapat, yung ready to receive blessings. Ang pamamaraan mo, masipag ka, mabait ka, pala-share, pala-ibigin, para kang puno planted by streams of water. Your leaves will not wither. You will bear fruits in season. So, kasama talaga sa tunay na prayer na sinasagot, positioning. Alam nga naman sa mong, Diyos ko, pag-graduatein mo po agad sa aking pag-aaral. Tapos ang position mo, nasaan ka? Laro ka ng laro. Pasyal ka ng pasyal. Kung ano-ano pinagkagawa mo sa buhay, mali ang position mo. Paano ka dadaanan ng blessing? Sinasabi mong, Diyos ko, paasensuhin niyo po ang aming buhay. Bigyan niyo kami ng lahat ng kailangan namin. Pero ang tatamad niyo, wala kayong ginagawa halimbawa. O kaya ay sasabihin mo na nawa ay makakuha kami ng magagandang trabaho, magagandang hanap buhay. Pero hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtitrain, hindi kayo nagtsatsaga. Yung alam nyo noon, 10 years na lumampas, wala pa nadagdag kahit isa, yung pa rin. Kasi walang product development, walang pag-aaral. Paano ka asenso? Positioning is part of prayer. Prayer is not only words. More than words, prayer is about action. So level up. Dahil sabi ni Jesus, kung hihingi nga kayo sa Ama, pati Espiritu Santo ibibigay sa inyo, hindi lang bread. So here, there is a leveling up from bread, from fish, and from egg to the Holy Spirit. From matter to spirit. From earthly to heavenly concerns. Lumalim nga at tumaas yung discussion ni Jesus, ginawa lang niya springboard yung bread, pero nakarating sa Holy Spirit. So apply to material needs like food, but also apply this type of prayer and prayerfulness to spiritual needs, to spiritual food.
hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, sabi ni Jesus, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So dapat, yes, humihingi tayo ng tinapay, ano man ang equivalent noon na material sa ating buhay, pero dapat humihingi din tayo ng spiritual food na ibinibigay ng Holy Spirit. At tulad ng need ng tao na alam niya ang kanyang kailangan, tatlong tinapay, very specific, know your spiritual need. Know that you have spiritual needs. Know that you are spiritually needy, hungry, and deficient. And know the solution, the source of provision and answer, God. Yung iba, hindi umaasenso ang spiritual life. Ang tagal-tagal na nag-aaral ng Bible, ang tagal-tagal ng member na isang church, pero hindi lumalalim, lumalawak, hindi tumataas ang espiritualidad. Yun at yun pa rin, kasi hindi humihingi ng spiritual food. Spiritual food, hindi lang yung nadidinig mong sermon, hindi lang yung nababasa mo sa devotions, kundi yung nagninilay-nilay ka, nag-iisip, nakikinig sa tinig ng Diyos para meron kang personal tutorial from the Holy Spirit. Yun din, pwede ka mag-ask. Na ang ibig sabihin ay, ask, seek, knock, boldly, daringly, firmly, tulad nung sa example. And it will be given to you. And you will find. And the door will be opened to you. Have you dared to ask God na magpakilala siya sa iyo? Apart from, outside of, in spite of tradition, religion incorporated or organized religion, in spite of the temple and the priests or their equivalents in our lives today, in spite of mga naunang drawings sa utak mo? Anong ibig sabihin natin? Yes, humihingi tayo ng bread. Madalas yun. Madalas nga, puro yun lang eh. Pero humingi ka na ba, kapatid, ng pagkaing espiritual? Yung talagang pagkaing espiritual. Yung makakapagpabago ng ating espiritu, hindi lang ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Have you dared to ask God to reveal Himself to you? Nakapanalangin na ba tayong Diyos ko? Please lang po, magpakilala kayo sa akin. Labas, lampas, higit sa pagpapakilala sa inyo ng aking tradisyon, ng aking relihiyon, ng aking templo o ng aking mga pare at mga leader sa buhay ko, ng mga naunang drawing sa utak ko na idinrawing ng catechism, ng Sunday school, ng preaching, ng theology. Lord, pwede po ba kayong magpakilala talaga sa akin? Yung talagang kayo, hindi lang yung version ng religion, hindi lang yung version ng mga teacher, hindi lang yung version ng mga sekta na nagtutunggalit, nag-away-away kung ano talaga ang itsura ng Diyos. Sabi niya, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Huwag lang yan i-apply sa material things. More than material things, spiritual food ang hingin natin. Luke 18:1-8. Sa pagpapatuloy ng lagi na lamang na pagpapaliwanag ni Jesus ng how to ask, how to pray, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom. So yung hukom, lalaki, makapangyarihan, para siyang pader na di matitinag kasi sa culture na yon, pag lalaki ka pa lang, strong ka na. Tapos hukom pa siya. At siya daw ay walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. So this was a very formidable man. Nakakatakot. Dahil walang takot sa Diyos. Tapos walang iginagalang na tao. Eh meron siyang kapangyarihan. Lalaki siya, hukom pa. Yun ang problema na kakaharapin ng karakter na ipapakilala sa atin ni Jesus. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Contrast naman. Woman na nung culture na yon, sa panahon na yon, ay weak na agad dahil woman. Tapos widow pa. Walang asawang lalaki. At maaaring walang anak na lalaki ito. Walang kapatid na lalaki. Nag-iisa na sa buhay. Wala nang magulang dahil matanda na rin naman siya. So she was weak. Here there are two characters. Lalaki, hukom, malakas, walang takot sa Diyos.
at babae naman na mahina. Apparently, ang babaeng ito ay may kaso na dinidinig sa sala sa hukuman ng judge. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So yung hukom dito was like the sleeping neighbor. Ayaw tumulong dun sa nangangailangan. Ayaw tumulong dun sa mahina at mayroong specific need na pwede naman niyang ibigay kung iibigin niya. Pero ayaw. Matagal na panahon na tanggi siya ng tanggi. Ngunit, nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." So, he was like the sleeping neighbor. Sabi niya, ayaw niyang tumigil, iniistorbo niya ako, bibigyan ko na nga ng tinapay ito para matahimik na ang buhay ko din tumahimik. At sabi naman ng hukom, para matahimik na rin ako at dahil ayaw kong tigilan ng babaeng ito. Natagaroy ang babae, mahina, ako'y malakas, pero ako ang na-stress, ako ang nagugulo, kaya ibibigay ko na lang ang gusto niya. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? So like the father in the first illustration on bread, on fish, and egg na ibinigay yun sa anak, ganun daw higit pa ron ang Ama natin sa langit, ibibigay ang hinihingi natin. Lalo't ito'y makatarungan, matuwid at tama. Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? The answer is no. Sinasabi ko sa inyo, pagpapatuloy ni Jesus, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siya mga tao may pananampalataya. Pananampalataya sa ano? Sa dynamics ng prayer? Sa Diyos? Sa readiness, willingness, and ability of God to give? Sa position ng tao as children of God? Mahalaga nating linawin yan. Hindi lang pananampalataya sa Diyos ang hinahanap ng Diyos. Yung nananampalataya ka sa paraan ng panalangin na itinuro ni Jesus. Nananampalataya ka sa pagiging handa at sa pagiging laan at kaya ng Diyos na magbigay. At naniniwala ka ba sa iyong posisyon bilang anak ng Diyos? Na pwede kang humingi? Na ikaw ay pagbibigyan? Na ikaw ay babangunan kahit madaling araw o kahit ating gabi? Na ikaw ay bibigyan ng hinihingi mo? At yung Diyos, hindi katulad ng lalaking natutulog at hindi katulad ng judge na malupit, hindi siya naiinis. Willing, able, ready, loving to give. Yun ang contrast ng mga characters na ipinakita sa atin ni Jesus. So, anong pangangailangan mo sa buhay, kapatid? Remember, huwag lamang material needs ang isipin, kundi spiritual food din. Kailangan nating mag-grow in Jesusness. Kailangan nating maunawaan sino si Jesus. Kilala ba natin talaga siya? Kasi kung kilala natin si Jesus at ang turo niya, ba't halo-halo ang theology sa loob ng utak natin? Pinaghalo-halo natin yung law at grace. Pinaghalo-halo natin yung kindness at saka yung cruelty ng mga reliyon at mga religyoso. Bakit halo-halo sa isip natin kung tayo ba'y magpapatawad o magpaparusa? Tayo ba'y tatanggap o magre-reject? Pagka ganyang halo-halo sa utak natin yan, hindi pa clear sa atin kung sino si Jesus at kung ano ang Jesusness. Have you dared to ask God to reveal Jesus to you to the point that you will understand Jesusness, the teachings of Jesus, the style of Jesus, the love of Jesus? Sasabihin mo, pagka mayroong mga hadlang sa iyong problema, o nandun yung solusyon pero mukhang nakakatakot siya at hindi niya ibibigay, kapitbahay lang siya. Hukom lang siya. Blank, blank, blank lang siya. Pero anak ka ng Diyos. Nananalig ka ba doon? Kaya sabi ni Jesus, meron kayong matatagpuan ako nananalig. Hindi lang nananalig na may Diyos, kundi nananalig na sila ay anak ng Diyos at mahal ng Diyos at didinggin ng Diyos ang kanilang mga dalangin. Nananalig na may turo at pangako sa iyo si Jesus. Huwag mahiyain.
Yan ang isa nating tandaan. Hindi mahihiyain yung lalaki na nambubulahaw dahil kailangan niya yung tinapay. Hindi mahihiyain yung babae na punta-punta na sa hukom, punta siya ng punta, kahit pa nga hindi siya dinidinig. Pag mahihiyain, talo ka na agad. Pag mahihiyain ang magulang, talo na agad yung anak. O yung mga anak ay mga minor de edad at wala pang sariling kakayahan. Pag mahihiyain ang anak, ipapatalo din niya ng magulang. Ang mga mahihiyain, talo. 1 Corinthians 9:3-7, I'm not shy in standing up to my critics. Kahit si Paul, ang dami niyang critics, ang dami niyang haters dahil sa kanyang turo on the love of Jesus, sa kanyang turo na ang law ay tapos na at yan ay pinalitan na ni Jesus ng law of love. Ang dami niyang haters na mga makahudyo, makalaw, makamoses, pero sabi niya, I'm not shy in standing up to my critics. 2 Timothy 1:7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power. So anak ka ng Diyos, dapat hindi ka kimi, hindi ka mahihiyain, hindi ka torpe, hindi ka dungo. Kasi paano mo maipapanalo ang kaso? Paano mo makukuha ang tinapay? Paano mo makukuha ka ang justice? Kung ikaw mismo, huwag na nga akong pumunta, nakakahiya. Huwag na nga akong kumatok, baka hindi ako pagbigyan, baka ako paggalitan. Yung hiya agad ang aandar sa utak mo, ay wala mangyayari sa buhay mo. Marami mga ganong tao, pinipigil nilang kanilang sarili. Parang merong magandang restaurant. Sabi ng anak, Nay, Nay, kain tayo dyan. Ay naku anak, malinis, maganda, baka mahal, wag na lang. Hindi malang titingnan yung menu kung kaya ba nilang bayaran or not. Siya na agad ang mag-volunteer na matalo at huwag makuha yung gusto niya o gusto ng kanyang mahal sa buhay. Lagi na lamang na huwag na, nakakahiya, baka hindi tayo pagbigyan. Natatakot na matanggihan. Ano naman mangyayari sa'yo kung natanggihan ka? Hindi ka naman mamamatay kung nasabihan ka ng no. Eh, paano ko naging yes? At baka nga ikamatay mo pa kung hindi ka magkaroon ng kailangan mo. Huwag masimi, huwag mag-alangan, ma-inferior sa kapwa. Dapat huwag ma-intimidate. Genesis 33:11, and because Jacob insisted, Esau accepted it. So dahil may nagpilit, may tumanggap. Huwag kang papayag agad na matanggihan, magpilit. Acts 12:13-16, Peter knocked at the outer entrance. Tapos ang takal-takal, hindi siya binubuksan. But Peter kept on knocking. And when they opened the door and saw him, they were astonished. Eh kung kumakatok si Pedro, in danger pa naman na ng buhay niya. Ang tagal-tagal, walang nagbubukas. Sabi niya, ay baka tulog sila, nakakaya naman. O kaya, naku, baka galit sila sa akin. Baka ganyan, baka ganun. Alam niyo, maraming tao, they overthink. Walang malay yung kapwa. Yung pala, pinagbibintangan na, ay, galit siya sa akin. Ay, nagpaparinig siya sa akin. Ay, ganito, ay, ganun. Dapat hindi ganun. Don't overthink. Don't overworry. Knock, keep knocking until the door opens. Huwag mangharang sa sarili. Huwag maglimita sa sarili. Na ikaw na mismo ang nagbabawal sa sarili mo. Ay, baka bawal dyan. Huwag tayo dyan umupo. Ay, baka bawal pumunta doon. Huwag tayong pumunta. Pumunta ka at pagka nalang talaga sinita ka at pinapaalis, doon ka nalang umalis. Huwag yung ikaw mismo ang nagbabawal at naglilimita sa iyong sarili. Ephesians 3:12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. God pa yun, ha? Yung palang tao, judge lang, kapitbahay lang, approach with freedom and confidence. You want your prayers to be answered? You want to receive the bread? You want to receive the justice? Huwag tamad. Kumilos. Gawin ang dapat gawin. Huwag iasa sa iba. James 1:2-4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dapat masigasig. Dapat hindi sumusuko. Dapat sige ng sige hanggang magtagumpay. So huwag susuko agad. Hebrews 10:35, so do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. So, paano tayo tatanggap ng kailangan natin? Paano tayo magkakaroon ng answered prayers? Ask, seek, knock, until you receive it. But remember, may preparations dyan. Bago ka palang mangailangan, nagtatanim ka na. Bago ka palang manghingi, nagbigay ka na. Nauna ka na. Bago ka palang mangailangan, tumugon ka na sa mga nangangailangan. Bago ka magpatulong, marami ka ng tinulungan. Kung ano ang tanim, siyang aanihin.
And when you do that, when you pray with words, and more importantly, you pray with action, and you believe in God, you believe in your position in God's universe as God's child, ask, seek, knock, and you will receive it. I-apply sa buhay. I-apply sa prayer life. Yung mga madadasalin dyan na walang natatanggap, mag-review kayo, baka puro salita ang dasal nyo. Di ba sabi ni Jesus, don't think that you will receive because of your many words. Do not think that you will be heard because of your many words. No. Ang papakinggan ng Diyos, more than your words, ay ang inyong action. So yung hingi ng hingi, ang hinahanap ng Diyos, action mo. May ginagawa ka ba para matanggap mismo in a practical way yung hinihingi mo dahil may ginagawa ka rin practical means. Prayer is not only words. Prayer is action. At kung act ka ng act, kahit hindi ka mag-pray with words, nagpe-pray ka pa rin. Reviewin ang prayer life para hindi tayo nadi-disappoint. Baka hindi natin laging na-appreciate yung deeper meaning of prayer as Jesus taught, exemplified, and explained. At nawa, ang ating prayer life maging napakabunga, masaya, at makulay. Natatanggap natin ang mga kailangan natin kasi nagpe-pray tayo with action. Nagtatanim tayo. I-apply sa pang-araw-araw na buhay, pag-isip-isipan. God bless us all.